This is Roselle, and again, welcome back to my channel! Okay, so for today's video, we will going to talk about prepositions. Prepositions are little words with many functions. Actually, we have a lot of prepositions. Meron tayong in, on, at, by, and many more. And we will going to discuss the specifics of that soon. At meron din tayong tinatawag na prepositions of time, place, location, direction, transportation. But for today, ang focus muna natin ay prepositions when it comes to transportation. So, what prepositions do we use to talk about transportation? Kung interesado ka sa topic na to, please keep on watching! Siya nga pala, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, please, pag-subscribe na po kayo para alam nyo na, ganahan pa po tayo mag-vlog. And alam nyo yun, kasi every time na nakikita ko may nadadagdag sa subscribers ko, parang nadadagdagan din yung energy ko mag-vlog. Yay! So, ayun na nga. Bago tayo magpatuloy, meron muna tayong, meron akong hinanda na konti lang naman, mga tatlo lang naman na try nyo munang sagutin bago tayo magpatuloy sa ating topic for today. Okay, so I'll give you 30 seconds to answer. Okay, I'll wait for you guys. Ayan, I think tapos na ninyong sagutan nito kasi actually madali lang naman siya. And hopefully, pag na-reveal natin yung tamang sagot dito at the end of this video is maka 3 over 3 kayo. Kasi yun nga, madali lang naman siya. Yung iba sa inyo, alam na ito. At yung sa iba naman na hindi pa rin to alam or nalilito pa rin, saktong-sakto para sa inyo talaga tong video na to. Okay, so magsimula na tayo. And let's begin with the preposition by. Kailan nga ba natin dapat gamitin yung preposition na by? Okay, so we use the preposition by if it is directly followed by a vehicle. For example, I will go there by motorcycle. Kung mapapansin ninyo, yung preposition na by is directly followed by a vehicle. Sinundan ka agad siya ng kung anong klase ng sasakyan yung ginamit. Okay? In this case, I will go there by a motorcycle. Nagkaroon tayo dito ng article a in between by and motorcycle. So, sa tingin ninyo, tama pa rin ba siya? I will go there by a motorcycle. Tama pa rin ba? Hindi na. Bakit? Kasi, we do not use an article after the word by and before the name of any means of transportation. Okay, naintindihan? Okay, kung hindi, I'll give you another example. For example, we would say, he came by bicycle and not he came by a bicycle. Hindi siya pwedeng magkaroon ng word in between katulad nito, by a motorcycle or by a bicycle. Hindi siya pwede kasi ulitin natin, we use the preposition by if it is directly followed by a vehicle. Okay? Ganun lang kasimple gamitin yung preposition na by. And another thing is, we also use the preposition by if it is directly followed by the medium of transportation. Ano ba yung ibig sabihin natin dito sa medium of transportation? Kung nakita nyo na sa sentence na kung nag-travel ba siya by sea, by air, by land,
ayun na. Yun na, nabanggit ko na by yung ginamit nating preposition kasi ang binabanggit doon ay yung medium of transportation. Okay? For example, I love to travel by sea or I love to travel by land. I love to travel by air. Ganon. Hindi siya pwedeng I love to travel. I love to travel on sea. Hindi siya pwede. Diba? So, ulitin natin. We use the preposition by if it is directly followed by a vehicle and the medium of transportation. Yung preposition na in naman is used if the vehicle is enclosed and if it is too small for the passenger to stand or walk inside. So, sa paggamit ng preposition pala, kailangan pala nating i-visualize kung ano yung sasakyan na ginamit. Kailangan nating isipin kung ano yung itsura ng sasakyan na yon. Kasi sabi dito, if the vehicle is enclosed, anong ibig sabihin yung is enclosed? Kung yung sasakyan daw ay sarado or may bubong, may pader, may pinto. At kung yung pasahero ay hindi nakakalakad or hindi nakakatayo sa loob, preposition in yung gagamitin natin. Okay, for you to understand more, let me give you an example. Get in the car. Okay. In yung ginamit nating preposition dito kasi hindi naman tayo pwedeng tumayo sa sasakyan at lalong hindi rin tayo pwedeng maglakad. Diba? That's why we use the preposition in. Ganun din sa pangalawang example, I left my phone in the taxi. Katulad sa car, hindi ka rin pwedeng tumayo sa taxi at lalong hindi ka pwedeng maglakad. That's why, again, we use the preposition in. Okay, so ganun lang din kasimple gamitin ang preposition na in. Okay, punta naman tayo sa preposition na on. Yung preposition on naman ay ginagamit kung yung sasakyan ay walang bubong. Ano-ano ba yung mga sasakyan na walang bubong? Meron tayong motorcycle, meron tayong, tama ba, motorcycle? Oh, tama. Meron, and also bicycle. Tapos, ito, boat. For example, I even saw some children on a boat. On yung ginamit nating preposition kasi yung boat, ano ba yung boat? Bangka. Diba yung bangka walang bubong? Diba? That's why we use the preposition on. Another thing is, also we use the preposition on if you can stand or walk inside the vehicle. Unlike dun sa preposition na in, gagamitin natin yun kung hindi tayo nakakatayo at nakakalakad sa loob ng sasakyan. Yung preposition on naman ay ginagamit na natin kung tayo ay nakakatayo at nakakalakad na sa loob ng sasakyan. Ano-ano ba yung mga sasakyan na pwede na tayong maglakad or tumayo? Meron tayong bus, meron tayong airplane, meron tayong train. Diba? So, kung yung mga yun na yung mga sasakyan na nabanggit, preposition on na yung gagamitin natin. Katulad ng example natin, I'm on a plane. On yung ginamit nating preposition kasi, obviously, pwede na tayong maglakad at tumayo sa loob ng eroplano. Okay. So, sana naintindihan ninyo. At kung hindi, pwede nyo naman akong i-PM. I-text nyo lang ako. Or i-text. I-PM nyo lang ako sa Facebook na lang. Diba? Para at least kung hindi kayo naintindihan, ma-explain ko sa inyo through Messenger. Okay. So, sagutan na natin yung tatlong question. Mamimili lang kayo kung by, in, or on ba yung tamang preposition na gamitin. Number 1,
Rosel planned to travel blank air, but the seats were all taken. Ano ba yung pinag-uusapan dito? Yung air. And yung air ay medium of transportation. At anong sabi sa rule? We use this preposition if we are talking about the medium of transportation. So, ang tamang preposition na gamitin dito ay by. Very good. Kasi nga, ayun nga, medium of transportation yung pinag-uusapan natin. Number two, they convinced her to ride blank the bus. Okay, ito yung kababanggit lang natin kanina. Sa rule, sa bus, yung bus ba pwede kang maglakad or hindi? Pwede ka bang tumayo or maglakad sa loob? Ang sagot ay, oo. That's why, ang tamang gamitin na preposition ay on. Ayan, very good. Oy, nakaka 2 over 2 na siya. Kasi pwede kang maglakad at pwede kang tumayo sa loob. Number 3, a maximum of 4 people can sit blank my car. Ano yung pinag-uusapan na sasakyan dito? Car. Okay. Yung car ba, pwede ka bang tumayo? Or pwede ka bang maglakad sa loob? Obviously, hindi. That's why, ang preposition na dapat natin gamitin dito ay preposition in. Oh, very good. 3 over 3 siya. Congratulations! At kung hindi ka naman naka 3 over 3, okay lang yan. At least ngayon, alam mo na. Diba, naliwanagan ka na kung ano ba yung dapat or tamang gamitin sa tatlo. Kung by ba, kung in ba, or kung on ba.